tumigil dyan! Dali mo! Ilos na! Kinalabangan lang kayo! Sa akin na mapupunta ang Israelitang ito! Tamang-tamang isang ito para magdala ng anak sa akin sa patangliit niya para hindi makita o marinig. Wala kang karapatan na magkaroon ng alipin. Kaya marapat na bitawan mo siya. Ibigay mo siya sa akin. Bitawan mo siya! Bitiwan niyo siya! Pinuno! Bumalik ka sa tauhan mo. Sumama ka sa akin. Huwag kang matakot. Chris, hindi nga kayo pinapayaga maglaro ng Zombies of the Apocalypse. Scan, deleted. Tama si Joy. Oo, maganda na rin na hindi na-download. Hindi ko rin kasi alam kung gaano ko katapang kapag nakaharap ko ng mga zombie. Kahit na meron akong lighting laser disc, super slime rockets, at 1,000 free anti-rot power points. Ako nga ang in charge sa Girls Volunteer Club ngayong semester. Tinatawagan ko sila para magtrabaho sa Valley View Pantry sa Sabado. Nakakuha na ako ng donation sa 100 tao. Nakausap ang 3 supermarket at 2 palengke. Gagawa pa ako ng 20 posters at magdadala ng flyer sa mga bahay-bahay. At ngayon wala pang tao sa shift na pang alas 12. Yun ang pinaka-busy na oras sa buong araw! Bakit hindi na lang ikaw? Ako nang gumagawa ng lahat. Walang mangyayari sa food drive na to kung wala ako! 12 noon shift? Wala pa rin. Superbook! Wag! Superbook! Sandali! Paano yung volunteer? Dadalhin ko kayo kung saan makikilala ninyo ang isang lalaki na natutong magpakumbaba mula sa taong hindi niya lubos na inaasahan. Ibaba tayo ni Superbook sa bahay ng kung sino. Giz, yung geosensors. Umalis na tayo dito bago pa tayo mahuli ng may-ari. Ang sabi ng aking geosensors, nasa Syria tayo ngayon. At ang taon ay nasa 850 BC. Mga lingkod, nariyan ba kayo? Pakidala ang bendahin na nasa mesa. Tawa siya! Giz, nandun tayo dito! Bumalik kayo! Zombie! Dito tayo magtago! Anong gagawin natin? Ano yung lakas mo? Anong gagawin natin, Gizmo? Naalam niyo na ang gagawin. Mga nasaan kayo? Zombie yun! Nasaan na yung super slime rockets? Ayoko maging hapunan! Hindi maganda to! Hindi ako makapag-isip! Ano yung gagawin natin? Paano tayo makapalabas dito, Joy? Marami pa akong gagawin sa bahay! Bukas ako pinag ano gagawin ako? Anong gagawin ako? Anong gagawin ako? Anong
Kamusta? Kayo bang mga bagong lingkod ng aking amo? Kami ay... Bago dito! Kadarating lang namin. Oo! Sa lugar ng mga zombie! Oras na para umalis tayo! Huwag kayong mag-alala. Magugustuhan niyo rin dito. Mabubuting tao si Naaman at ang asawa niya. Anong klaseng tao pa sila? Nakakatakot? Para bang sugat-sugat ang balat ng mga nilalang? Narinig niyo palang karamdaman niya? Narinig? Ang akala nga namin, hindi na kami makakaalis sa zombie town! Guys, pwede magtigilan mo na yan? Ang amo ko ay matapang na mandirigma. Pinuno siya ng hukbo ng hari. At iniligtas niya ako sa isang malaking kapahamakan. Pero ngayon, pinahihirapan siya ng ketong. Ano ba yung ketong? Tawagin niyo ako pag handa na kayo. Yun pa lang nakita natin! Ang ibig sabihin, sinaaman ay hindi zombie! Woohoo! Alamin natin kung ano ang ketong! Grabe, ganyang kalala ang sakit ni Naaman sa balat? At ayon pa sa mga datos, wala pang gamot sa ketong sa panahong 850 BC! Malapit na ang oras ko. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Dinala ko ang libo-libong tao sa hindi mabilang na tagumpay ng Syria. Nariyan ang yaman at kapangyarihan, pero wala man lang ako magawa para labanan ang gumawa nito sa akin. Ni hindi ko mahawakan ang taong minamahal ko. Kung meron lang sana tayo magagawa. Sa palagay ko, meron nga. Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na, paggagalingin siya sa karamdaman niya. Ano? Paanong? Anong dahilan ng pagkabigla ng aking asawa? Ang sabi niya, may propeta sa lugar na pinanggalingan niya na makagagamot ng ketong. Sinalakay ng mga sundalo ko ang lupain ninyo at kinuha ka. Pero umahanga ako sa iyo kung paano mo ako pagsilbihan sa kabila ng mga nangyari sa iyo. Pero wag mo akong pagsasalitaan tungkol sa mga propetang nakagagamot sa Samaria hanggat may patunay ka na totoo ang mga bagay na yan. Ang aking Diyos ay totoo. Lalakbayin niya ang lugar ng mga kalaban para hanapin ang propeta? Tingnan natin ang sasabihin ng hari sa balita ng aliping Israelita. Yung batang nagmula sa Israel, sinabi niya may kilalang propeta sa kanila na makagagamot ng ketong. Ang mga Israelita ay kalaban natin. Pero, Naaman, lubos ang tiwala ko sa iyo. Alamin natin kung totoong balitang yan. Gagawa ko ng sulat para sa hari. Magbalik ka para sa pagdiriwang ng ating Diyos na si Rimon. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Alis tayo bago pumutok ang araw. 10 talento ng pilak sa 4 na buriko. Ikaw at ikaw, 6,000 putol ng ginto sa isang karwahe. Yan ang tamang pamumuno para makuha ang gusto. Gusto ko kung paano mamahala ang general na to. Oh! Maghanda na tayong umalis!
Siguraduhin niyong matatanggap ito ng hari ng Israel. Sabihin niyong ako'y may dalang 10 talento ng pilak, 6,000 putol ng ginto at 10 bisan bilang regalo at respeto sa kanya. Humayo kayo. At sabihin niyo sa haring ayokong pinaghihintay. Alam ko ang ganyang pakiramdam. Hindi ko naiintindihan kung bakit ipinadala ng hari ng Syria ang magiting niyang general. Manggugulo ba sila? Kung inyo po akong pakikinggan. May mga nangakatago bang sundalo na naghihintay ng utos niya para sirain ang syudad? Mga lingkod ng kasama niya at may dalang mga regalo. At pinadala ang sulat na ito. Ako lang ba? O grabe lang talaga siya mag-react? Nakasaad sa sulat na dala ni Naaman na isang lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinabunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman umahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Hindi ito palabas. Nakita ko mismo ang anyo ng lalaki. Nilapit ang kanya dahil ikaw ang pinuno. At ang propetang si Eliseo ay naririto. Pero Panginoong Eliseo, sinasabi ko nga po sa inyo kung ano mismo ang nasaksihan ko. Pinunit ng hari ang kasuotan niya. Para tingin mo sa hari ang mensahe kong ito, sabihin mong bakit kayo napapahala. Papuntahin niyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Sinasabi ko lang na pwedeng mangyari. Hindi. Posible. Imposible. Posible kung may mga totoong zombie. Pero wala nga, di ba? Pero kung meron at maisip nila gaya ng una nating inakala na si Naaman ay zombie. Pero hindi nga kasi. Kung maiisip nga ng zombie na zombie din siya, Chris, pupunta yun dito at didikit na kay Naaman. Alam mo naman mahilig maggrupo-grupo ang mga zombie, di ba? Pag nangyari yun, maling akala man o hindi, makakahatak si Naaman ng zombie. Una silang dalawa, pagkatapos nun, makakahatak na sila ng iba pa mga zombie sa iba't ibang lugar. Dito mismo kung saan napili natin matulog. Matulog ka na, Gizmo. Wow! Kaya mo bang matulog sa gitna ng mga nakakatakot at nag-aaway na zombie? Sige na nga, mukhang ako na lang ang unang magbabantay. Kakainin kita! Zombie! Oh, Joy! Ano yan, zombie warning system? Para matuto siya. Hindi siya zombie. Si Naaman hindi rin. Walang zombie, Gizmo. Matulog ka na nga. Sinasabi ko lang, ako ang unang makakasaksi niyan. Posible yun. Sa gitna ng dilim, sa lugar na ganito. Good night, Gizmo! Nagawa na ni Naaman ang mga kailangan. Tingnan nyo, nakapasok tayo sa lugar ng kalaban, nagbigay siya ng mga regalo sa hari, at ngayon inayos ang pagtatagpo nila. Nangyayari ang ayon sa plano. Ikaw ba ang propetang si Eliseo? Ako'y kanyang lingkod. Sabi ng propeta, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan at gagaling ang iyong ketong. Ano? Pinuno! Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanya mga kamay. Sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin! At bakit hindi na lang sa ilog ng Abana? O ng ilog ng Farfar? Ang mga ilog sa Damascus ay di hamak na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel! Hindi ba pwedeng dun na lang ako maligo para gumaling? Ha! Hindi ko maintindihan. Bakit hindi walang lumabas si Eliseo? Bakit hindi niya subukan? Oo nga. Paano mo yung makapagaling sa kanya? Di ba? Sige, sabihin natin sa kanya.
Sino siya sa akala niya para hindi ako harapin? Wala siyang karapatang gawin yun sa'yo. Ikaw ang pinuno ng hukbo ng Syria. Nilakbay ko ang ilang bundok. Nagdala ng mga regalo sa hari. Pero ni hindi man lang niya ako nagawang harapin at kausapin. Maligo sa ilog na ito. Yan ang isasagot niya sa akin? Pinuno, kung mas mahirap pa rin ang pinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo yon? Kaya dapat niyo siyang sundin kapag sinabi niyang, pumunta ka at maligo at gumaling. Diyos ay totoo. Joy, susundin niya ang sinabi ni Eliseo? Dalawa? Tatlo. Apat? Lima? Pito! Maraming salamat! Totoo nga ang sinabi ng propeta! Ayun! Ngayon, napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Ako ay naglilingkod sa Diyos at hindi ako tatanggap ng kahit ano. Saksi ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit anong regalo. Opo, pero maaari ko hubang kargahan ng lupa ang aking dalawang mola at akin yung iuuwi. Ano? Ani naman yung lupa? Upang magamit niya ang lupa mula rito sa altar na kanyang itatayo para sa Diyos ng Israel na nagpagaling sa kanya. Mula ngayon, hindi na ako muli mag-aali ng handog o magsasakripisyo sa sinumang Diyos, liban kay Yahweh. Pero, sana ipatawarin niya ako sa gagawin ko. Kapag nagpunta ang aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama niya ring luluhod. Sana ipatawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo. Humayo ka ng payapang. Naaman!
Purihin si Raymond. Gumaling ka na! Hindi si Raymond ang sumagot sa aking mga dasal, kundi ang Diyos ng Israel. Salamat. May propeta sa Samaria na naglilingkod sa totoong Diyos. Mula sa lupang ito'y itatayo ang altar. Ang ating sambahayan ay isasamba sa Diyos ng Israel magmula ngayon hanggang magpakailanman. Mukhang alam ko na kung sino ang ilalagay ko sa shift ng alas 12 sa food pantry ngayon. Hindi na yata siyang boss na inaako ang lahat, ah. Naisip ko na hindi lahat ng bagay na gusto ko ay tama at dapat mangyari. Paano na yung pang-alas 12 mo, Joy? Baka may gustong sabihin ng Diyos, Giz, dahil kung sinaama na isang magaling na pinuno na tutong magpakumbaba, siguro matututunan ko rin gawin ang ginawa niya. Takbo na! Zombie! Nasa na sila! May zombie! Na-download na yung zombie ringtones nyo. Oo, pero hindi alam ni Gizmo yun. Parating na mga zombie! Aligtas mo sarili mo! Paliginginan tayo! Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.